Zanelin, ano ba? Sigaw ng kanyang ama sa kanya. You're acting being a stubborn woman again, her father added. Tahimik naman habang nakayuko si Zanelin. Takot kasi siya sa kanyang ama kaya ayaw na ayaw niyang sumisigaw ito. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo. Pero Biglang huminto ang ama niya sa pagsasalita at hinawakan ng dibdib dahil nahihirapan itong huminga. Wanso! Sigaw pa ng kanyang ina habang makita ang kanyang ama na nahihirapang humihinga. Inatake na pala ito sa puso. Sa gulat ni Jenilyn na makita ang sitwasyon ng kanyang ama, tila nanginig siya sa takot. Jenilyn! Tumawag ka na ng ambulansya! Sigaw ng kanyang ina sa kanya. Wanso! Tarantang sigaw ulit ng kanyang ina. Kahit nanginginig si Jenilyn sa takot, nagawa niya pa rin tumawag ng ambulansya. Kaya naman agad nilang nadala sa ospital ang ama niyang inatake sa puso. Ma, ayos na ba si Papa? Umiiyak at takot na tanong ni Jenilyn sa ina. Lahat ng nangyari sa ama mo, Jenilyn, kasalanan mo! Ang tigas kasi ng ulo mo! Sisi, nasabi sa kanya ng kanyang ina. Napayuko naman si Jenilyn dahil totoo naman ang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Sorry po, Ma. Hindi na mauulit. Paumanhing sagot naman ni Jenilyn. Huwag ka sa akin mag-sorry, Jenilyn. Sa iyong ama ka humingi ng tawad. Wika pa ng kanyang ina sa kanya bago siya tinalikuran. Napakagat naman sa kanyang labi si Jenilyn dahil sa kahihiya na nararamdaman niya ngayon. Hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon kung hindi siya nagmamatigas sa kanyang ama. Ayaw rin naman kasi niya at hindi niya ito ginusto na umabot sa ganitong lahat. Bago ang nangyari kanina ay kausap niya ang kanyang ama tungkol sa napagkasunduan daw nila ng kanyang kaibigan na ipapakasal siya sa anak ng kaibigan ng kanyang ama. Siyempre, tumanggi siya dahil ayaw niya sa ganoong paraan para masalba ang kanilang kumpanya sa pagbagsak. Alam naman niyang mahal na mahal ng kanyang ama ang kumpanya. Kaya naman gagawin ito ang lahat para maisalba lamang ito. Pero ayaw naman niya na maipakasal sa hindi niya kilala. Ayaw niya sa ganun. Dumating naman agad ang tinawagan niyang ambulansya at sakto lang ang pagdating ng mga ito. Kaya naman ay agad na nalapatan ang paunang lunas ang kanyang ama. Ayos lang po ba si Papa? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Jenilyn sa nagamot sa kanyang ama. Jenilyn! Pagsusuway, nasabi ng kanyang ina na may warning sa boses nito. Tumahimik na lamang ang dalaga at hindi na lang nagsalita pa. Ayos na po ang pakinggan ni Sir. Dala lang sa init ng panahon at high blood pressure, kaya po nahihirapan siyang huminga kanina. Pero kinakailangan po siyang madala sa ospital para masuri ng mga doktor. Paliwanag sa kanila ng isang nurse na kasama sa ambulansya. Agad nilang isinakay sa isang stretcher ang kanyang ama at sinakay sa ambulansya. Dadalhin na nila ito sa ospital para matignan ng doktor dahil wala pa rin itong malay. Dito ka lang, Jenilyn. Huwag nang matigas ang ulo. Tingnan mong nangyari sa ama mo dahil sa'yo. Paninermon sa kanya ng kanyang ina. Hindi na lang umimik ang dalaga at sinunod ang gusto ng kanyang ina sa kanya. Umalis na ang ambulansya para dalhin sa ospital ang kanyang ama. Tinungo na lamang ng dalaga ang kanyang sariling kwarto para doon ibuhos ang dinaramdam niyang sakit at pagsisisi sa nangyari. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto ay agad na siyang humiga at dito niya tuluyang ibinuhos ang kanyang nararamdaman. Umiyak siya ng umiyak. Pa, sorry po. Umiiyak na sabi ni Jenilyn. Patuloy lang siya sa kanyang pag-iyak at pagsisisi. Hanggang sa nakatulog na siya sa kakaiyak. Magang-maga ang kanyang mata pagkagising niya sa umaga. Hindi pa rin pala nakauwi ang kanyang ina galing sa ospital. Siguro ay binabantayan nito ang kanyang ama. Kaya naman pagkatapos ni Jenilyn na kumain ng agahan ay naligo na siya. Pupuntahan niya kasi ang ama sa ospital para bisitahin at humingi ng tawad. Bago lumabas ng bahay si Jenilyn para dalawin ang ama niya sa ospital, tinawagan niya muna ang kaibigan niya para humingi ng tulong, baka sakaling matulungan siya sa problema niya ngayon. Ilang ring pa lamang ay agad na siyang sinagot ng kaibigan. Hello Zen, napatawag ka. Friend, pwede ba tayong magkita? May problema kasi ako. Sabi naman ni Jenilyn sa kaibigan. Pwede naman. San mo gusto magkita tayo? Dun ba sa favorite place natin?
Sagot at tanong nito sa kanya ng kaibigan na nasa kabilang linyang tawag. Doon na lang, friend. Salamat talaga. Kita na lang tayo doon pagkatapos kong bisitahin si Papa sa ospital. Saad naman niya dito. What? Na-ospital si Tito? Kailan lang nangyari? Di makapaniwalang tanong sa kanya ng kanyang kaibigan na si Margaret. Oo, Marga. Dinala sa ospital si Papa kagabi. Dahil sa high blood pressure, sagot naman ni Jennylyn sa kaibigan. O tapos, kumusta na si Tito? Eh si Tita, okay lang din ba? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Ikaw, ayos ka lang? May kailangan ba kayo? Gusto mo samahan kita bisitahin si Tito sa ospital? Halos hindi na makapagsalita si Jen sa tanong sa kanya ng kanyang kaibigan si Margaret. Hindi, ayos lang. Kasalanan ko rin naman kaya na-ospital si Papa. Sagot naman niya sa kanyang kaibigan. Hintayin mo ako, sasama ako sa'yo, mag-aayos muna ako. Sabi naman sa kanya ni Margaret at agad nang pinatay ang tawag. Wala na rin nagawa si Jen kung hindi ang hintayin ng kaibigan. Sa katunayan nga ang swerte niya dahil kahit solong anak siya, ay para na rin may kapatid siya dahil kay Margaret. Swerte niya talaga sa kanyang kaibigan. Maaasahan niya talaga ito kahit saan. Hindi naman nagtagal ay agad na dumating na si Margaret sa labas ng kanilang bahay. Paydala na din itong kotse kaya na lang dito na lang din siya sumabay. Ayos lang ba si Tito? Tanong agad sa kanya ni Margaret nang makasakay siya sa kotse. Hindi ko pa nga alam eh. Hindi pa kasi tumatawag si Mama. Sagot naman niya sa kaibigan. Tahimik na lang silang dalawa sa buong biyahe nila hanggang sa makarating sila sa ospital. Agad silang pumasok doon at pumunta si Jennylyn sa information desk para tanungin kung saan ang kwarto ng kanyang ama. Hi ma'am, good morning, how may I help you po? Tanong sa kanya ng isang nurse na nasa duty sa oras na yon. San po yung room ni Juan Sochua? Tanong ni Jen habang binibigay niya ang pangalan ng kanyang ama. Kaano-ano niyo po yung pasyente? Muling tanong sa kanya ng nurse. Papa ko po siya. Sagot naman ni Jen. Wait a minute ma'am, I'll check the name. Sabi ng nurse. Naghintay muna si Jennylyn at di na nagtagal ay nahanap din naman ito. Nasa room 135 ang kwarto ng papa niyo? Pagpapaalam ng nurse sa kanya. Salamat po. Sagot naman ni Jennylyn. Agad nilang binaybay ang pasilyo patungong 135 na kwarto. Hindi naman sila nahirapang mahanap ang kwarto kung saan na-confined ang kanyang ama. Nang marating ang kwarto, hindi na nag-atubili pa si Jennylyn na pumasok sa loob. Naabutan niya ang kanyang ina na natutulog habang ang ama naman nito ay nagpapahinga rin habang may dextrose sa kamay nito. Agad din naman silang napansin ang kanyang ina nang magising ito. Kayo pala anak. Sorry kung hindi agad ako nakatawag sa'yo. Ayoko lang mag-alala ka sa ama mo. Sabi agad ng kanyang ina. Naiintindihan naman ito ni Jennylyn at hindi na siya nagtanong pa sa ina. Good morning po, tita. Pagbati naman ni Margaret sa ina ng kanyang best friend. Is Tito Juan so alright po? Tanong pa nito. Good morning, iha. Yes, he's doing good. Baka bukas lalabas na din kami dahil okay na siya. Mabuti na lang agad siyang nadala dito sa ospital. Sagot naman ng kanyang ina. Natuwa naman si Jen dahil sa nasa maayos na kalagayan na pala ang kanyang ama. Mabuti naman po kung ganun, tita. Sana tuloy-tuloy na ang paggaling ni Tito. Nag-aalala kasi itong si Jennylyn kay Tito eh, sabi pa ni Margaret. Nag-usap lamang silang tatlo sa loob ng kwarto. Hanggang sa paglipas ng mga oras, naisipan na rin ni Jennylyn at Margaret na umalis na ng ospital. Tita, mauna na po kami ha, pagpapaalam ni Margaret. Ma, babalik na lang po ako mamayang gabi para magbantay kay Papa. Para na rin makapagpahinga po kayo. Sabi naman ni Jennylyn sa ina niya. Sige, mag-iingat kayo anak. Sagot naman ang ina ni Jennylyn sa kanilang dalawa. Agad namang lumabas na ang magkaibigan at tinungo ang kotse ni Margaret sa labas ng ospital. Agad naman silang nagtungo sa kanilang favorite place. Dahil may pag-uusapan pa silang dalawa. Pagkarating nila doon ay sabay silang pumasok na dalawa. Good morning ma'am! Welcome to Kanan sa Baybay. Pagbati sa kanila ng isang staff. Nasa isang alfresco restaurant pala sila. Ito ang kanilang favorite place dahil open place ito at katapat din ito sa dagat. Tinungo nila agad ang favorite spot nilang dalawa. Pagkaupo nila ay agad silang nag-order ng kanilang makakain. Pagkaalis ng waiter sa table, ay agad nang nagtanong si Margaret kung ano ang problema ng kanyang kaibigan. Friend,
About dun sa sinabi mo sa tawag, ano ba yun? Tanong nito kay Jenny Lynn. Huminga muna si Jenny Lynn ng malalim. Ganito kasi yun, friend. Kasi si Papa, gusto akong ipakasal. Siyempre, di ako pumayag. Sabi pa ni Jenny Lynn sa kaibigan niya. Tapos, anong nangyari? Dahil ba sa hindi mo pagpayag kaya na-ospital si Tito? Tanong naman sa kanya ni Margaret. Marahan namang tumango si Jenny Lynn. Oo, tama ka. Dahil doon, inatake sa puso si Papa. Sobrang nagalit siya sa hindi ko pagpayag. Salaysay niya sa kaibigan at napaluha na rin siya. Tumayo naman agad si Margaret at nilapitan niya ang kaibigan para patahanin. Kasalanan ko kaya na-ospital si Papa? Pagsisipa ni Jen sa kanyang sarili. Hindi yan totoo, friend. Walang may gusto nang nangyari. Sagot naman ni Margaret sa kaibigan. Hindi mo ginusto yung nangyari. Wala kang kasalanan, okay? Ganito na lang, sabi pa ni Margaret. Sabi mo diba kailangan mo ng tulong? Tanong pa nito sa kanya. Marahan naman siyang tumango. Bakit hindi ka magpanggap na may boyfriend ka? Para kung ganun, hindi na matuloy yung kasal, diba? Paliwanag pa sa kanya ni Margaret. Sabihin mo sa papa mo na may boyfriend ka, kaya hindi pwedeng mangyari ang gusto niya, sabi pa ni Margaret sa kanya. Kilala mo naman si papa, diba? Kapag sinabi niya o gusto niya, masusunod talaga yun. Nababahalang sagot naman ni Jenny Lynn sa kaibigan. I have a plan. Kailan ba kayo magkikita nung lalaking ipapakasal sa'yo? Tanong ni Margaret kay Jen. Next week na. Alam kong matutuloy yun dahil kilala ko si Papa. Itutuloy at itutuloy talaga niya ang gusto niya. Nababahalang sagot niya sa kaibigan. Okay, may friend ako. Pwede tayo magpatulong sa kanya. Maghanap ng lalaki magpapanggap na maging boyfriend mo. And then, kasama mo siyang pupunta kung saan kayo magkikita ng mapapangasawa mo. Baka kapag nakita o magkaharap na kayo, magbabackout ito at hindi natutuloy dahil may boyfriend ka na. Mahabang salaysay ni Margaret sa kanya. Naging panatag naman si Jenny Lynn sa sinabi sa kanya ni Margaret, pero may kaba pa rin siyang naramdaman dahil baka hindi pumayag ang lalaking magpanggap bilang boyfriend niya sa gusto nilang dalawa. Pero papayag kaya yung kakilala mo? Nababahalang tanong niya kay Margaret. Ngumiti lamang si Margaret na parang siguradong sigurado ito na papayag ang lalaki. Siyempre papayag yun, friend. Wait, tawagan ko lang muna. Sagot naman sa kanya ni Margaret at kinuha na agad ang cellphone nito para matawagan yung lalaki. Sakto namang dumating na ang kanilang order. Inilapag na ito sa kanilang harapan at umalis na rin ang waiter pagkahatid ng kanilang pagkain. Hello? Yes, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Margaret sa kabilang linya. Habang si Jenny Lynn ay nakikinig lamang sa usapan ng kanyang kaibigan. O sige, salamat. Next week ba naman yon? Really? Nice. So, deal? Thank you, sabi pa nito. Pagkapatay ng tawag ay malaki ang ngiti ni Margaret sa kanya. Pumayag siya, friend. Saad nito sa kanya. Talaga? OMG! Labis namang natuwa si Jenny Lynn. Dahil dito, may posibilidad na pwede pa siyang hindi maipakasal sa taong hindi naman niya gusto. Salamat talaga, friend ha. The best ka talaga. Masayang saad ni Jenny Lynn sa kaibigan at dali-dali niya itong niyakap. Sus, wala yun. Malakas ka sa akin eh. Sagot naman ni Margaret sa kanya. Tara na, kain na tayo. Pag-aya pa nito sa kanya. Muling bumalik sa kanyang upuan si Jenny Lynn at nagsimula na rin silang kumain. Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa matapos. Salamat talaga sa tulong mo, friend ha. Wika ni Jenny Lynn sa kaibigan. Sana sa ginawa nating to hindi na ituloy ni Papa yung plano niya. Naipakasal ako sa hindi ko kilala. Dagdag pang sabi ni Jen. Trust me, friend. Hindi na yan itutuloy ni Tito. Knowing na may boyfriend ka na. Sana dapat hindi na niya malaman na nagpapanggap lang tayo. Sagot naman sa kanya ni Margaret. Nag-usap pa silang dalawa sa kung ano-anong bagay at hindi na rin nagtagal ay naisipan na nilang umalis at umuwi. Isang linggo ang lumipas at natuloy na nga ang pakikipagkita ng pamilya ni Jenny Lynn at ang pamilya ng lalaking kanyang magiging asawa. Kaya naman sobrang kaba ni Jenny Lynn dahil baka matuloy nga ang kasal nila. Hindi alam ni Jenny Lynn kung ano ang kanyang gagawin. Nakausap naman niya si Margaret at ang sabi nito sa kanya, ready na raw ang kaibigan nito na magpanggap bilang boyfriend niya. Paghanda ka na!
Aalis na tayo. Saad sa kanya ng kanyang ama. Mauna na po kayo, pa. Susunod ako. Sagot naman niya sa kanyang ama. Hindi pwede. Sabay na tayo. Baka hindi ka na naman sumulpot. Pahayag naman ang kanyang ama sa kanya. Maayos na pala ang ama niya mula nung na-ospital ito dahil sa hypertension. Mabuti na lang talaga at naagapan agad ito. Wala naman ang nagawa pa si Jenilyn kung hindi sumunod sa gusto ng kanyang ama. Sabay na silang tatlo na tinungo ang kotse na gagamitin nila papunta sa isang restaurant kung saan sila magkikita. Habang abala ang kanyang ama sa pagdadrive, si Jenilyn naman ay abala sa kanyang cellphone. Katext niya kasi ang kanyang kaibigan ni si Margaret. Pinag-usapan na nila ang plano nilang dalawa. Dumating na ba siya doon? Tanong niya sa text. Oo, sabi niya sa akin kakarating lang niya. Sagot naman ni Margaret sa text niya. Sige, friend. Salamat. Papunta na din kami doon. Reply naman ni Jenilyn sa kanyang kaibigan. Pagkarating sa restaurant, naunang bumaba ng sasakyan ng ama ni Jenilyn. Agad naman silang pinagbuksan ng pinto nito ng kanyang ina. Let's go. Maotoridad na sabi nito sa kanya. Agad din naman siyang bumaba ng kotse, subalit agad din siyang nagpaalam sa kanyang ama. Pwedeng mauna muna kayo sa loob, pa. Dadaan muna ako sa banyo, mag-aayos lang. Pakiusap ni Jenilyn sa ama. Hindi naman talaga siya mag-aayos. Sadyang hahanapin pa niya kasi yung lalaking sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya. Okay, basta sumunod ka lang, anak, ha. Alam mo naman na bawal mastres ang papa mo. Baka atakihin ulit. Saad naman ang kanyang ina. Opo, ma. Sagot naman ni Jenilyn sa ina. Agad naman niyang tinungo ang daan papunta sa banyo. Nang makalayo na si Jenilyn sa kanyang mga magulang, agad niyang inilabas ang kanyang cellphone upang tignan ang text ng kanyang kaibigan kung nasaan naroon ang number ng lalaking magpapanggap bilang boyfriend niya. Agad naman niya itong tinawagan. Agad din naman itong sumagot. Hi, ikaw ba si Alfredo? Tanong agad ni Jenilyn ang sagutin ng tawag niya. Hello, yeah, it's me. And probably, you're Jenilyn, right? Margaret's friend. I mean, her best friend. Sagot naman ito sa kabilang linya. Yes, ako nga. San ka na ba? Tanong pa ni Jenilyn. Look at your right, baby. Sagot naman ito sa kanya. Napangiwi naman si Jen ang tawagin siyang baby nito. Tila ba kinilabutan siya na hindi niya mawari kung bakit. Subalit tumingin pa rin siya sa bandang kanan niya. And then, Jenilyn saw a tall, dark and handsome man standing a meters away from her. Nakahawak ito ng cellphone habang nakalagay sa tenga at kausap siya. Nang magtama ang mata nila, tila nanghina ang mga tuhod ng dalaga sa hindi niya malamang dahilan. Hindi niya tuloy na malayang papalapit na pala ang lalaki sa kanya. You're more beautiful than I thought. Sabi pa nito sa kanya nang makalapit. Parang nahiya naman si Jenilyn sa sinabi nito sa kanya. Sa totoo lang kasi, ang gwapo ng lalaking kaharap niya. Hindi niya inakala na ganito pala ito kagwapo sa personal. Tumawa lang ito sa kanya nang mapansin siyang gulat na gulat at nahihiya sa kanyang reaksyon. So, should we go? Tanong nito sa kanya. Tumango naman si Jenilyn dito. Sure. Sagot naman niya sa lalaking kasama. Nasabi na ba ni Margaret yung gagawin mo? Pahabol na tanong ni Jenilyn sa lalaki. Yes, don't worry. I'll do my best to act like a real boyfriend in front of your parents. Sagot naman ito sa kanya. Napanatag naman ang loob ni Jenilyn sa sinabi nito sa kanya. Mukha ngang hindi na matutuloy ang kasal ng kung sino mang lalaki na ipapakasal sa kanya dahil kasama na niya ito ngayon. Palapit ng palapit na rin sila sa pwesto ng kanyang mga magulang. Nakikita nila ito na tila may kausap ding mag-asawa, pero wala siyang nakitang may kasama itong ibang tao bukod sa dalawang mag-asawa. Sa isip ni Jenilyn, baka letre ng lalaking ipinagkasundo sa kanya kaya hindi niya ito makita kung saan ang magulang niya ngayon. Ngunit nang palapit na sila sa pwesto ng kanyang mga magulang, ay nagpaalam sa kanya si Alfredo dahil sasagutin niya raw ang tawag ng kanyang kaibigan na si Margaret. Tumawag pala ito sa kasama niyang lalaki. Walang nagawa si Jenilyn kung hindi mauna na lang. Nang makalapit na siya sa pwesto ng kanyang magulang at kasama nito, agad din namang napansin siya ng kanyang ama. Andito na pala ang anak ko. Wika nito. Mr. and Mrs. Montemayor, meet my daughter, Jenilyn Chua. Pakilala pa sa kanya ng kanyang ama. Hi po, ma'am and sir.
It's my pleasure to meet you both. Sabi naman ni Jenny Lynn dito at yumuko bilang paggalang. Pero may kasintahan na po ako at di po pumapayag yung boyfriend ko na maikasal sa iba. Sabi agad ni Jenny Lynn sa harapan ng kanyang mga magulang at sa magulang ng lalaking pinagkasundo sa kanya. Nagulat naman ang ama ni Jen dahil wala naman siyang kaalam-alam na may boyfriend ang anak. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. I'm sorry baby, I'm late. Biglang sabi naman ni Alfredo kay Jenny Lynn na ngayon ay kaharap ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Jenny Lynn. Lumaki naman ang mga mata ni Alfredo nang makita niya ang kanyang magulang sa harap niya. Tumakas din kasi siya sa magulang niya para di rin maikasal sa di niya kilalang babae. Kaya tinanggap niya ang alok ng kanyang childhood friend na si Margaret. Ma, pa, this is my boyfriend. Pakilala ni Jenny Lynn kay Alfredo sa magulang niya. Ma'am and sir, this is my boyfriend. Saad naman ni Jenny Lynn sa kaharap niyang bisita. Pakisabi na lang po sa anak niyo na may boyfriend na po ako and I can't marry him. Magalang naman na sabi nito sa mga magulang ni Alfredo. Tahimik naman si Alfredo sa tabi niya habang di rin makapaniwala sa nangyayari. Nagulat talaga siya sa kanyang nalaman. Habang ang mga magulang naman ni Jenny Lynn, lalo na ang ama niya ay hindi matutuwa sa kanyang sinabi. Samantalang ang mga magulang naman ni Alfredo ay kabaliktaran ang nararamdaman sa nangyari. Well, is that so, Iha? Okay then, I'll tell my son na hindi matutuloy ang kasal niyo. Sambit naman ni Mr. Montemayor na ikinagulat ni Jenny Lynn at ama nito. But Mr. Montemayor, how about our deal? Natatarantang tanong naman ng ama ni Jenny Lynn sa kaharap nila ngayon. Don't worry, Mr. Chua. Our deal will be continued. Sagot naman nito sa ama ni Jenny Lynn. Since my son's girlfriend is your daughter, tuloy pa rin yung partnership natin. Dagdag pang sagot nito sa ama niya na siyang ikinagulat lalo ni Jenny Lynn. Agad tuloy siyang napatingin kay Alfredo. Tapos muli siyang napatingin kay Mr. Montemayor dahil baka nagbibiro lang ito sa sinabi niya. Subalit hindi ito binawi ni Mr. Montemayor. Did I shock you, Iha? Well, I would like you to meet my son, Alfredo Montemayor. Pagpapakilala ni Mr. Montemayor sa anak nito. Wala namang magawa si Alfredo kung hindi ang magpakilala sa magulang ni Jenny Lynn at sa kanya. Hello, I'm Alfredo Montemayor, son of Mr. and Mrs. Alejandro Montemayor. Pakilala naman niya. Maski si Alfredo ay nagulat din sa nangyari, habang ang mga magulang naman ni Jenny Lynn ay natuwa na lamang din dito. Masayang masaya tuloy ang ama niya. Salamat ng marami, Mr. Montemayor. Hindi na pala natin kailangang ipagkasundo yung mga anak natin. Magkasintahan na pala sila. Sabi naman ng ama niya nang maproseso sa isip nito ang nangyari. Tumawa naman ang ama niya at ang ama ni Alfredo. Habang si Jenny Lynn naman ay nahihirapang iproseso sa isip niya ang nangyari, tila ba hindi pa ito nagsisink in sa kanyang utak. Matapos ang nangyari at tangi si Jenny Lynn at Alfredo na lamang ang naiwan sa restaurant dahil umalis na ang kanilang mga magulang. Busangot at hindi maipinta ang mukha ni Jenny Lynn sa inis dahil hindi pa rin siya nakaget over sa nangyari. Anong mukha yan? Tanong sa kanya ni Alfredo nang mapansin ang itsura niya. Plinano mo ba to? Tanong niya sa binata. Alam mo ba na ako ang babaeng ipapakasal sa'yo kaya pumayag ka sa offer ng kaibigan ko? Dagdag pang tanong ni Jenny Lynn. Of course not. Eh, hindi ko nga alam na ikaw pala yung babaeng ipapakasal sa akin. Paliwanag naman sa kanya ni Alfredo. Tumakas nga rin ako sa mga magulang ko para kitain yung babaeng ipapakasal sa akin. That's why I accepted the offer. That's it. Sagot pa nito sa kanya. Hindi ko alam na ikaw rin pala yun. Sana kung alam ko lang, edi sana di na ako pumayag. Natahimik na lang si Jenny Lynn na alam niyang totoo lahat ng sinasabi sa kanya ni Alfredo. Hindi niya ito nakikitaan na nagsisinungaling. Kaya naman napahawak na lamang si Jenny Lynn sa sentido niya dahil hindi na niya alam ang gagawin. Alam na kasi ng mga magulang nila na magkasintahan kuno sila. Yung gusto lang nila takasan na hindi sila maikasal, ay ganito pa yung nangyari. So, ano na yung gagawin natin ngayon? Tanong naman ni Jenny Lynn kay Alfredo. Hindi ko alam. I don't like this. Sagot naman ni Alfredo sa kanya. Duh, ako rin naman no. Hindi ko gusto ang nangyayari.
saad naman ni Jenilyn sa binata. Hindi ko naman in-expect na ganito yung kahahantungan eh. Dagdag pang wika ng dalaga. Pareho silang problemado ngayon sa kanilang sitwasyon. Tila kasi pinaglaruan sila ng tadhana kaya ganito yung nangyari. What if sabihin na lang natin na wala talagang tayo, diba? Suggestion niya sa binata. Tingin mo naman maniniwala sila. Of course not. They will not believe us. So ano, ganun-ganun na lang. I know my parents. Di yun agad-agad maniniwala sa akin. Sagot naman sa kanya ni Alfredo. Lalo na ngayon na alam nilang girlfriend ko ang babaeng ipapakasal sa akin. Alam ko na ngayon na may plano na silang gagawin. Dagdag pang sabi sa kanya ni Alfredo. Sumidhi bigla ang kaba ni Jenilyn dahil sa sinabi sa kanya ni Alfredo. Alam niya kasing ganun din ang ama niya. Kaya naman hindi mawala ang kaba niya ngayon. Wala ka bang plano? O pwede nating gawin para matapos to? Out of nowhere na tanong ni Jenilyn sa binata. Ayaw niya sa sitwasyong to. She wasn't ready to settle down and build a family. Kaya naman ganito na lang talaga siya makareact at makaasta. Well, for now, I don't have any plan yet. Maybe sooner or later makakagawa rin ako. Sagot naman sa kanya ni Alfredo. Napapadyak na lang si Jenilyn at napapikit sa sobrang inis. Well, for now, we should continue pretending na magkasintahan tayo. By that, makukuha natin ang loob nila. So may oras at araw tayong makapag-isip paano natin matatakasan to. Dagdag na sabi ng binata sa kanya. Mukhang tama naman si Alfredo. Wala silang magagawa sa ngayon kung hindi panindigan muna yung meron sa kanila. At isa pa, ayaw na ni Jenilyn dagdagan ang iniisip ng kanyang ama. Baka mas lalo pa itong ma-stress at muli na naman itong maospitala. Okay, fine. Papayag ako. Basta sa harap lang nila tayo magkasintahan na. Kapag wala sila, hindi tayo magkasintahan o magkakilala. Sabi naman niya kay Alfredo. Well, kung yan ang gusto mo, sure, wala yung problema sa akin. Madali lang yan. Sagot naman sa kanya ni Alfredo. Kaya naman napagkasunduan ang dalawa na dapat kapag kaharap nila ang mga magulang nila, dapat sweet sila sa isa't isa na para bang totoong magkasintahan. Hindi sila dapat mahuli na peke lang ang lahat sa kanila. Pagkatapos ng kanilang usapan ay lumabas at umalis na rin sila sa restaurant at dahil naunang umalis ang mga magulang ni Jenilyn, wala tuloy siyang masakyan. Wala kang dalang kotse? Tanong nito sa kanya. Kita mo namang wala, diba? Sagot naman ni Jenilyn dito. Bakit bigla ka nalang naging ganyan? Nagtataka namang tanong ni Alfredo sa kanya. Hindi mo natandaan? Sagot naman ni Jenilyn. Kaya naman napakunot ang noo ni Alfredo sa kanyang sinabi. Natandaan? Ang alin? Takang tanong naman ni Alfredo sa kanya. Kakasabi ko lang naman, diba? Napairap na sagot ni Jenilyn. Alam niyang ginugood time lang siya nito. What are you talking about? I'm just asking if you have a car. Then you're acting like this. Alam niyo kayong mga babae? Ang gugulo niya kausap. Sumasakit yung ulo namin sa inyo eh. Sabi naman sa kanya ni Alfredo. Mukha na rin yatang napipiko na rin ito sa kanya. Aling ulo mo ba yung masakit? Out of nowhere na tanong bigla ni Jenilyn na ikinalaki ng kanyang mga mata. Napatakip tuloy siya sa kanyang bibig dahil sa hiya at pagkagulat dahil sa kanyang sinabi. Habang si Alfredo naman ay napatingin din sa pagitan ng kanyang mga hita. Gulat at namumulang tumingin kay Jenilyn. Damn you, woman! Di makapaniwalang sabi nito kay Jenilyn at iniwan na lang din siya bigla nang walang pasabi. Hoy! Hintay! Pagtawag ni Jenilyn dito nang makabawi na siya sa kanyang nasabi at pagkagulat. Habang si Alfredo naman ay tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Kahit narinig niya naman ang pagtawag sa kanya ng dalaga. Pero hindi siya nakikinig. Nagiinit pa kasi ang katawan niya dahil sa sinabi nito. Hoy, ano ba? Hintayin mo ako! Maktol at humihingal na sabi naman ng dalaga sa kanya. Siguro napagod ito kakatakbo para mahabol siya. Maliit kasi ang mga bias nito, kaya ang iksi ng bawat hakbang nito. Ano ba kasi? Inis namang sabi niya sa dalaga. Ihatid mo ako! Nakangusong sagot naman sa kanya ni Jenilyn. Napaiwas tuloy ng tingin si Alfredo dahil napansin niyang ang cute tingnan ni Jenilyn kapag nakanguso. Huwag mo kong usuan. Di bagay sa'yo, para kang pato. Inis pang sabi nito sa kanya. Kahit sa kaloob-looban niya ay nakukyutan talaga siya.
Ihatid mo kasi ako. Sige na, isabay mo na ako. Sabi pa ng dalaga sa kanya nang nakanguso pa rin. Akala ko ba mag-boyfriend-girlfriend lang tayo pag nasa harap ng parents natin? Wala naman yung parents natin ah. Ba't kita ihahatid? Tanong naman ni Alfredo sa kanya. Napaismid na lang si Jenilyn sa sinabi sa kanya ni Alfredo. Okay, fine. Duh. Hahanap na lang ako ng ibang lalaking maghahatid sa akin. I know may lalaking papayag na ihahatid ako. Sagot naman niya sa lalaki at umalis na. Subalit hindi pa siya nakakalayo sa pwesto niya ay nakaramdam na siya na may kamay na humawak sa braso niya. Get inside the car! Sa lubong na kilay na sabi nito sa kanya. Pakiwari ni Jenilyn ay galit ito pero hindi niya sure kung galit ba o hindi. Ayoko nga! Diba sabi mo ayaw mo akong ihatid? Eh bakit ako sasama sa'yo? Sagot naman niya dito. Mas lalo lamang sumalubong ang magkabilang kilay ni Alfredo sa kanyang sinabi. At bakit hindi? Tingin mo papayag din ako na makahanap ka ng kahit sinong lalaki? Hell no! Saad naman sa kanya ni Alfredo. So if I were you, pumasok ka na sa kotse ko. Or else? Dagdag pang sabi nito sa kanya. Or else what? Paghahamong sagot naman ni Jenilyn sa kanya. Sige ano? Anong gagawin mo kapag di ako pumayag? Kitang-kita ni Jen ang pag-igting ng panga ni Alfredo. Mukhang galit na nga ito. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi inaasahan ni Jenilyn ang gagawin sa kanya ng binata. Binuhat siya nito na parang sako at inilagay sa balikat nito. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga taong nakakita sa kanila. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pagpupumiglas na sigaw ni Jenilyn subalit masyadong malakas ang malaking braso ni Alfredo, kaya naman wala na siyang takas sa pagkakahawak nito sa kanya. Shut up, woman! Ang ingay-ingay mo! Nakakarindi yung boses mo! Sagot naman sa kanya ni Alfredo. Lumaki tuloy ang mga mata niya sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na sinabihan siya ng ganun. Excuse me? Bawiin mo nga yung sinabi mo? Inis na sambit ni Jen na pinagpupukpok pa ang likod ni Alfredo. Ngunit parang wala lang ito sa kanya. Hindi man lang niya ramdam ang sakit nito na mas lalong ikinagalit ni Jenilyn. Wala tuloy siyang magawa kung hindi ang magpaubaya kay Alfredo. Nang mapasok na siya sa driver's seat, ay akma na sana siyang tatakas pero agad din naman siyang pinigilan ni Alfredo. Subukan mo lang tumakas at tumalak. Hindi ako magdadalawang isip na halikan ka para tumahimik ka na dyan. Pananakot nito sa kanya. Napalunok tuloy si Jenilyn dahil sobrang seryoso ng tingin ng binata sa kanya. Madali ka palang kausap eh. Saad pa nito sa kanya? Napupuyos naman sa galit at inis si Jenilyn habang nasa loob siya ng kotse ni Alfredo. Wala na siyang magawa at wala na siyang kawala pa sa binata. Tahimik tuloy siya sa buong biyahe nilang dalawa. What? No way! Hiyaw ni Jenilyn nang malaman niya ang gusto ng kanyang ama sa kanilang dalawa ni Alfredo. Anak, listen, this is for your own good, okay? Saad naman sa kanya ng kanyang ama. Wala kaming ginagawa para sa ikakasama mo. Lahat ng to ay para sa ikakabuti mo. It seems like her parents already made a decision for her. Wala na siyang magagawa dito. Kahit ano pa ang gagawin niya, desidido ng manggulang niya na magsama sila ni Alfredo sa iisang bahay. Living with him in one house is like a hell for Jenilyn. Sobrang naiinis kasi siya sa lalaki. For almost a week na nagkakasama sila ay hindi talaga sila nagkakasundo. Paano pa kaya kung magkasama sila sa iisang bahay? Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Anak, makinig ka na lang sa papa mo. Sabi naman ang kanyang ina sa kanya. Alam mo namang may edad na kami ng papa mo. Hindi na kami bumabata. All we want for you ay maging ligtas ka at nasa maayos na buhay. Kaya gusto niyo kaming magsama ni Alfredo? Di makapaniwala ang tanong ni Jenilyn sa mga magulang. Manaman ni! Dagdag pang sabi niya. Anak, alam namin na makakabuti sa'yo. Hindi ka namin hahayaan na mapunta sa lalaking hindi mo gusto. We know na si Alfredo ang para sa'yo. Di ba magkasintahan kayo? Walang nagawa si Jenilyn sa gusto ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay sinabihan na siya nito na maghanda na sa kanyang mga gamit dahil anytime soon ay susunduin na raw siya ni Alfredo para puntahan ang kanilang bahay na lilipatan at titirahan na silang dalawa lang ang magkasama. Kaya naman tinawagan ni Jenilyn ang kaibigan niyang si Margaret para papuntahin niya sa kanilang bahay.
Hindi naman natagal ay dumating agad ang kanyang kaibigan at kasalukuyang nasa kanyang kwarto silang dalawa ngayon. Ano? Hindi makapaniwala ang tanong ni Margaret sa kanya. You mean si Alfredo at yung ipapakasal sa'yo, iisa? Tumango naman si Jeneline sa sinabi sa kanya ni Margaret. Oh my God! Tapos ngayon, magsasama kayo sa iisang bahay? OMG! Tila kinikilig ng sabi ng kanyang kaibigan. Siguro alam mo na to, no? Tanong naman niya sa kaibigan. Of course not! Malay ko bang si Alfredo pala yung ipapakasal sa'yo? Sagot naman sa kanya ni Margaret. Pero friend, Alfredo is a good guy. Swerte mo sa kanya. Dagdag pang sabi ng kanyang kaibigan. Ako? Swerte? Nagbibiro ka ba? Siya, good guy? Yung mokong na yun? Imposible yata yung sinasabi mo, friend. Paliwanag naman niya dito. Sino ba naman kasing maniniwala sa sinasabi nito? Eh, nung nagkita sila, inis lang ang inabot niya. Dagdag pa ang kahihiyan nang bigla na lamang siyang binuhat nito na parang sako ng bigas. Nako, friend, mabait talaga yon. Tapos gentleman pa, pagmamayabang na saad sa kanya ni Margaret. Napairap na lang si Jeneline sa mga oras na yon. Osa, oo na, maniniwala na ako sa'yo. Tulungan mo na lang ako para matapos na tong pag-iimpake ko. Sagot naman niya sa kanyang kaibigan. Dali-dali nga siyang tinulungan ni Margaret na mag-impake. Saktong patapos na sila sa kanilang pag-iimpake tsaka pumasok ang ina niya sa kanyang kwarto. Hinihintay ka na ni Alfredo. Pagpapaalam nito sa kanya. Wala nang magawa si Jeneline. Narito na siya sa sitwasyong to. Ang kailangan na lamang niya ay makisama na lang. Ayaw naman niya na muling maging dahilan para maospital ang kanyang ama. Kaya naman gagawin na lamang niya ang gusto nito. Ayan na pala yung Prince Charming mo, friend. Kinikilig na sabi pa ni Margaret. Prince Charming? Ano ko? Disney Princess. Usal naman niya. Oo! Disney Princess ka. Si Rapunzel ka nga eh. Ang haba ng hair mo, friend. Kansaw naman sa kanya ni Margaret. Pagkatapos ay lumabas na sila sa kanyang kwarto bit-bit ang kanyang maleta. Di naman kalayuan sa kanyang kwarto ang sala nila kung saan naghihintay sa kanya si Alfredo. Agad nila itong napansin at nakita. Nakaupo habang kausap ng kanyang ama si Alfredo. May kung anong ibinibilin ito sa binata. Hi po, Tito Juancho! Kumakaway na pagbati ni Margaret sa ama niya. Hello, Iha. Andito ka pala. Hindi ko napansin. Sagot naman ang kanyang ama. Hi! Pagbati ni Margaret kay Alfredo. Andito ka din pala? Tanong ni Margaret kay Alfredo. Ngumiti naman si Alfredo at sumagot sa pagbati ng kanyang kaibigan. Hello, I'm here. Dad and Tito told me to fetch Jen here. Referring to her, kaya naman uminit ang pisngi ni Jeneline sa sinabi ni Alfredo sa kanya. O Iha, ready na ba yung mga gamit mo? Tanong ng ama ni Jen sa kanya. Tapos na po, handa na. Sagot naman ni Jen sa ama. Mabuti kung ganon. Alfred, Iho, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Saad naman ang kanyang ama. At ikaw? Turo pa nito sa kanya. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo itong kasintahan mo. Matigas pa naman yung ulo mo. Paalala ng kanyang ama sa kanya. Don't worry about her, Tito. Ako na pong bahala sa kanya. Sabi naman ni Alfredo. Napairap naman siya sa sinabi ni Alfredo. Habang ang kaibigan niyang si Margaret ay kinikilig sa tabi niya, hindi niya alam kung bakit ito kinikilig. Wala namang nakakakilig sa sinabi ni Alfredo. Shall we go? Tanong naman ito sa kanya. Hay naku, kanina pa gustong umalis yung si Jen. Kung alam mo lang nasa kwarto pa lang kami kating-kati na siyang masundo mo at makaalis kayo. Biglang sabi ng kaibigan niya sa harapan mismo ni Alfredo. Di niya ito napaghandaan kaya di agad siya nakapagsalita. Sige na, umalis na kayo. Bye! Pagtataboy pa ni Margaret sa kanilang dalawa. Oh, eto lang yung maletang dala niya. Bigay agad nito kay Alfredo. Di man lang nakapagsalita si Jeneline dahil sa sinabi ni Margaret. Tapos agad pang kinuha ni Alfredo ang dala nilang maleta at naunang lumabas sa kanilang bahay. Friend, sumunod ka na, dali! Hyper pang sabi nito sa kanya habang kinukurot nito ang tagiliran niya. Wala pa rin talagang nagawa si Jeneline kaya nagpaalam na siya sa kanyang ama at ina. Pagkatapos sumunod na siya kay Alfredo sa labas ng bahay nila. Nasa labas ng kotse na pala ito at naghihintay sa kanya. Bye friend, ingat! Pagpapaalam na sambit ni Margaret. Hoy, alagaan mo tong best friend ko ha.
malilintikan ka talaga sa akin. Wika pa ni Margaret kay Alfredo. Tumangulang naman si Alfredo sa naging bili ng kaibigan ni Jen. Kaya naman napaismid na lang siya dahil alam naman niyang hindi mangyayari ang gusto ni Margaret. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na sa loob para makaalis na tayo. Sambit ito sa kanya. Wow, excited yarn? Gustong-gusto mo talaga akong masolo makasama, no? Sarkastikong sagot naman niya. Nagsisimula na naman ang kanilang bangayan na parang aso't pusa. Asa ka naman. Kung hindi lang sa pakiusap ni Tito Juancho, di ko to gagawin. Asa ka naman gusto kitang makasama. Saad naman ni Alfredo sa kanya. Ah, ganun ba? Eh di tumira ka sa bahay na yun, mag-isa mo. Inis at talo na sambit niya sa binata. Aalis na sana siya sa kotse, subalit agad din siyang hinarangan nito. San ka na naman pupunta? Pumasok ka na nga para makaalis na tayo. Sabi ng binata sa kanya. Pasok! Matigas na sabi nito. Dahil dakilang masunurin siya, pumasok naman agad siya. Sumunod din sa kanya si Alfredo at pumasok sa kabila. At nang nasa loob na sila ng sasakyan, agad nang nagsalita si Alfredo. Huwag na huwag mong babalakin na lumabas. Makikita mo talaga ang hinahanap mo. Babala nito sa kanya. Napapaisip tuloy si Jenilyn kung itong si Alfredo na kasama niya ay ang kababata ba talaga ng kaibigan niya. Ang layo kasi ng dinidescribe ng kaibigan niyang Margaret ang kaharap niya ngayon. Whatever. Ito na lang ang nasagot ni Jenilyn. Pagkatapos ay naging tahimik na rin sila sa loob ng kotse. Di nagtagal ay pinandar na nga nito ang sasakyan at umalis na sila. Pagkarating nila sa bahay na kanilang lilipatan, bumaba agad si Jenilyn sa kotse. Pagkatapos ay naghintay siya na tulungan ni Alfred sa kanyang gamit. Subalit nauna na pala ito sa loob at iniwan siyang mag-isa. Kaya naman walang nagawa si Jenilyn kung hindi buhatin at dalhin sa loob ang maleta niya. Kahit inis na siya kay Alfredo, hindi na siya nagsalita pa at umangal sa ginawa nito. Pinabayaan na lamang niya ito. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay, medyo nabawasan ang kanyang pagkainis dahil sa ambience ng bahay. Sobrang nakaka-relax kasi tignan. Huwag ka nang tumunga nga dyan. Ilagay mo na ang gamit mo sa kwarto. Wala kang maid na mauutusan, kaya do it yourself na lang. Saad naman sa kanya ni Alfredo. Busangot ang mukha ni Jenilyn na pumunta sa kwarto. Subalit bawat kwarto na kanyang napuntahan ay lahat ng pinto nakasarado at lock. Hindi niya ito mabuksan. Hindi naman niya mahagilap si Alfredo kung nasaan ito. Itatanong sana niya kung saan yung pinto. Nakakainis naman? Gigil na sambit ni Jenilyn sa kanyang sarili. Kahit sobrang inis na niya, minabuti na lamang niyang hanapin ang sinasabing kwarto sa kanya ni Alfredo. Mabuti na lang ay kalaunan, nahanap niya agad ito. Pumasok siya sa loob. Ngunit nagulat siya nang pagpasok niya ay tumambad sa kanya ang gamit din ni Alfredo. What? Iisa lang kami ng kwarto? Di makapaniwalang tanong niya sa kanyang sarili. No, hindi to pwede. Maktulpan niyang sabi. Iniwan niya agad ang maleta niya sa loob ng kwarto at lumabas. Hahanapin niya kasi si Alfredo para pag-usapan nila ang kwarto. Sa laki ba naman ang bahay tapos iisang kwarto lang silang dalawa? Hindi to maganda para kay Jenilyn. Hinanap niya agad ang kinaroroonan ng binata. Agad naman siyang napansin ito. Oh, what's that face? Tanong nito sa kanya. What's that face yung mukha mo? Inis naman niyang sagot. Bakit iisang kwarto lang tayo? Ang laki-laki ng bahay tapos isang kwarto lang yung available? I don't know either. Alfredo answered. Halos sumabog naman sa inis si Jenilyn dahil sa nangyari. Hindi naman itong inaasahan niya. Hindi talaga. Ang akala niya, kapag may maipakilala siyang boyfriend sa mga magulang niya, ay hindi na matutuloy ang kasal. Pero tila mas lumala pa talaga ang sitwasyon ngayon. Sa inis ni Jen sa nangyari ay minukmok na lamang niya sa loob ng kwarto. Siniguro muna niya na nakalock yung kwarto para hindi makapasok si Alfredo sa loob. Lumipas ang ilang buwan nilang pagpapanggap bilang magkasintahan at pagsasama sa iisang bahay. Walang piniling oras at araw ang bangayan nilang dalawa. Nahihinto lamang ito kapag bumibisita sa kanila ang kanilang mga magulang. Pero kapag umaalis na ito ay muli na naman silang nagbabangayan. Katulad ngayon, bangayan na naman. Akin na nga yan, inis na sabi ni Jenilyn kay Alfredo. Kiss muna. Pang-aasar naman ng binata sa kanya. Kinunan kasi siya ng mga stolen shots ni Alfredo. Dahil nahuli ito ng dalaga, sobrang nainis si Jenilyn.
Kiskisin mo yung mukha mo. Akin na kasi. Pilit na inaabot ni Jenilyn ang kamera. Subalit masyadong mataas si Alfredo kaya hindi niya nagawa. Kaya naman, tumalo na lamang siya upang maabot ang kamera. Oops, di mo makikita. Natatawang sabi sa kanya ni Alfredo. And by that, binuhos na lahat ni Jenilyn ang kanyang natitirang lakas para makatalon ng mataas. Saktong hindi inaasahan ni Alfredo ang kanyang pagtalon, kaya nagtagumpay siyang makuha at mahawakan ng kamera. Ngunit sa paglapag ni Jenilyn mula sa kanyang pagtalon ay di naman niya inaasahan na mawawalan siya ng balanse. Kaya ang ending, matutumba siya. Ah! Sigaw niya habang ipinipikit ang mga mata at naghihintay kung kailan babagsak sa sahig. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ni Alfredo at agad siyang nasalo nito. Ngunit dahil sa biglaan ang nangyari, nawalan din ang balanse si Alfredo, kaya ang ending ay pareho silang natumba. Napaibabaw naman si Jenilyn at saktong-saktong sa dibdib siya ni Alfredo natumba. Ngunit ang hindi inaasahan ni Jenilyn ay ang paglapat ng kanyang labi sa labi naman ng binata. Gulat na gulat sila sa nangyari kaya naman parehong nanlaki ang kanilang mga mata at hindi makagalaw. Una namang nakabawi sa pagkagulat si Jenilyn, tumayo agad siya. Subalit ang hindi nila napansin ay naabutan pala sila ng kanilang mga magulang sa ganoong posisyon. Oh, mukhang kailangan pala nating umalis. Mukhang nakakaistorbo pala tayo. Saad naman ang ina ni Alfredo. Oo nga pala eh. Tara, mag-mall na lang tayo. Bibili tayo ng damit ng mga apo natin. Sagot naman ang ina ni Jenilyn. Samantalang ang pareho nilang ama ay tahimik lang at walang kibo sa kanilang nakita. Sumunod na lang din palabas kasama ang kanilang mga asawa. Tulala naman si Jenilyn habang di rin matanggap ang nangyari. Habang si Alfredo naman ay nagulat din pero agad din namang nakabawi sa gulat. Wala na yung first kiss ko. Problemado at wala sa sariling sabi ni Jenilyn. Di pa niya kasi matanggap ang nangyari. Parang kiss lang naman yun. Saad naman ni Alfredo kay Jenilyn. Isang matalim na tingin naman ang binigay ng dalaga pagkatapos bigla na lamang itong umiyak ng malakas na ikinagulat ni Alfredo. Hayop ka! Kinuha mo yung first kiss ko! Nagsisigaw at umiiyak na sabi ni Jenilyn. Nataranta naman bigla si Alfredo at nilapitan niya kaagad si Jenilyn. Sinubukan niyang patahanin si Jenilyn ngunit mas lalo itong nagwala at umiyak. Hindi na nga rin alam ni Alfredo kung paano ito patatahanin. Kaya ang ginawa ni Alfredo, muli niya itong hinalikan. Na ikinabigla naman ang dalaga. Hayop ka! Hayop! Manyak! Mas lalo pang napaiyak si Jenilyn dahil hindi lang first kiss ang nawala sa kanya. Pati na rin ang kanyang second kiss. Pagkatapos ng mangyari ay umalis na si Jenilyn at tinungo ang kwarto para doon ibuhos ang dinaramdam sa mga oras na yon. Hanggang sa unti-unti siyang dinalaw ng antok at nakatulog. Sa kabilang banda naman, parang nag-guilty sa kanyang ginawa si Alfredo. Kitang-kita niya kasi ang reaksyon ni Jen sa ginawa niyang paghalik dito. Kaya naman naisipan niyang lutuan ang dalaga ng pagkain at humingi ng tawad sa ginawa niya. Naging madali lang naman para kay Alfredo ang pagluluto dahil isa siyang chef sa kanyang restaurant business. Nang mahanda na niya ang mga ito sa lamesa, tinungo niya ang kwarto para tawagin si Jen. Alam naman niya kasi na doon lang ito pupunta at magmumukmok. Pagkarating niya sa kwarto nilang dalawa ay sinubukan niya itong buksan. Subalit nakasarado. As usual naman, palagi itong nakasarado. Jenilyn! Pagtawag niya dito. Open the door please. And I'm sorry for what happened earlier. Saad pa niya ngunit walang sumasagot. Sa isip ni Alfredo, baka tulog ito. O baka gising naman pero ayaw siyang pansinin. Wala namang magawa si Alfredo kaya kinuha na lang niya ang susi ng kwarto para mabuksan niya ito. Pagkakuha niya ng susi ay bumalik na siya sa kwarto at dito binuksan na niya ito. Pagkabukas niya ay pumasok agad siya sa loob. Dito tumambad sa kanya ang natutulog na si Jen. Magulo ang buhok. May nanuno yung luha sa mga mata nito. Pero kahit ganon ang itsura nito, maganda pa rin ito sa kanyang paningin. Agad namang napahawak sa kanyang dibdib si Alfredo dahil sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso habang tinitignan niya si Jen. Ngayon lang niya kasi ito namalayan at natignan ng malapitan. At hindi naman naguguluhan si Alfredo sa kung anong nararamdaman niya. Alam niyang gusto niya ang babae. Ramdam niya ito, noon pa man, nung una nilang pagkikita. Alam niyang may kakaiba na siyang nararamdaman para kay Jen. Tinago lang niya ito dahil naiinis siya sa dalaga. He found Jenilyn cute every time na pipikon nito sa kanya at kapag nakikita niya yon, buo na ang kanyang araw.
Agad namang binuhat ni Alfredo si Jenilyn para ayusin ang pagkahiga nito. Hindi kasi komportable ang posisyon nito kanina kaya inayos niya. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng kumot at hinalikan niya sa noo. Sleep well, baby. Sabi ni Alfredo at iniwanan niya ito. Isang buwan ang lumipas, hindi masyadong nagbabangayan silang dalawa. Tinigil na kasi ni Alfredo ang ginagawa niyang pagpipikon kay Jenilyn, habang si Jen naman ay naninibago sa ikinikilos ni Alfredo. Naging mas sweet na ito sa kanya at hindi na siya inaaway. Kung dati halos oras-oras siyang napipikon kay Alfredo, pero ngayon hindi na. Ibang-iba na ito, kaya nagtataka si Jenilyn sa kanya. Hoy, napano ka? Tanong agad ni Jenilyn at sinuri pa ang buong mukha ni Alfredo kung ano ang nangyari dito. Anong nakain mo? Dagdag pang tanong niya. Anong pinagsasasabi mo? Ano ba? Inis namang sabi ni Alfredo dahil nasasaktan siya sa ginagawa ni Jenilyn sa kanyang mukha. Yan, ganyan nga. Sagot naman ni Jen na kanyang pinagtataka. Anong ganyan nga? Inis pang sabi niya. Ikaw kasi, para kang tanga. Kung dati halos araw-araw mo akong pinipikon, tapos nitong nagdaang araw bigla ka nilang nagbago. Siguro nagbago ka na, no? Naging mabait ka na ba? Kumunot naman ang noo ni Alfredo sa kanyang sinabi. Akala ko naman kung ano. Di ba pwedeng ayaw ko na siyang pikon kasi mas gusto ko siyang makitang masaya? Sabi naman ni Alfredo sa kanyang isipan. Pagkatapos ay pinabayaan na lang ni Jenilyn ang mga sinabi nito kasi habang dumadaan ang mga araw, unti-unti nang naging klaro ang pagtingin niya para sa dalaga. Sa kanilang pagsasama sa iisang bahay, nahuhulog na siya dito at mahal na niya si Jen. Naniniwala nga siya sa kantang Love Moves in Mysterious Ways. Tulad na lamang sa kanyang nararamdaman ngayon para kay Jen. Kung dati gusto niyang nakikita itong napipikon, pero ngayon, iba na ang gusto niyang makita. Ang mga ngiti nito. In short, mahal na niya ang dalaga. Di lang niya maamin dito ang kanyang nararamdaman dahil baka sabihan lang siya nitong nagbibiro. Hoy, sumagot ka nga! Naiinis pang wika ni Jen sa kanya. Napahawak na lang si Alfredo sa kanyang sentido dahil sa sigaw ni Jenilyn sa kanya. Eto na! Sasagot na! Gusto mo malaman kung bakit? Gusto mo malaman talaga? Sasabihin ko na! Ayoko na! Pagod na akong makipagbordagulan sa'yo. Walang kabuhay-buhay na sagot niya kay Jen at pagkatapos ay iniwanan niya ito. Hindi na niya kasi kayang harapin si Jen dahil baka iba na ang magawa niya kapag hindi niya mapigilan ang sarili. Nagtataka namang sinundan siya ng tingin ng dalaga. Unang beses niya itong nakitang sumigaw sa harapan niya. Hindi niya alam kung bakit parang nasaktan siya sa ginawa nito sa kanya. Tila kumirot ang dibdib niya sa binitawang salita nito sa kanya. Hindi alam ni Jen kung bakit nararamdaman niya ito. Gulong-gulo ang pag-iisip niya ngayon kung ano ang nararamdaman niya para kay Alfredo. Bawat araw ang nagdaan, bihira na lang silang dalawa ni Alfredo mag-usap. Minsan pa nga, di sila sabay kumain. Di tulad ng dati na magkasama pa sila. Pero ngayon, hindi na. Katulad na lang ngayon, mag-isa siyang kumakain ng kanyang tanghalian. Hindi niya kasi mahagilap si Alfredo kung nasaan ito. Kaya kumain na lang din siyang mag-isa. Yayayain niya sana ito na sabay silang kumain ngunit di niya alam kung nasaan ito. Habang abala sa kanyang pagkain si Jenilyn, pumasok naman si Alfredo sa loob ng bahay. Pero may kasama itong ibang babae at mukhang masaya sila dahil nagtatawanan pa ito. Narinig naman ito ni Jenilyn dahil malapit lang naman sa dining area ang sala. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib dahil parang may tumusok dito at may masakit siyang naramdaman. Kailan ka lang dumating? Rinig na sabi ni Alfredo sa babaeng kasama nito. Pumasok na rin pala silang dalawa sa kusina. Dahil ayaw ni Jen na makita niya ang nangyari, tumayo agad siya kahit hindi pa siya tapos na kumain. Subalit agad naman siyang napansin ni Alfredo. Andito ka pala, sabi nito sa kanya. Tinignan naman siya ng babaeng kasama nito bago muling bumalik ang tingin kay Alfredo. Gusto ko lang ipakilala sa iyo si Janice. Jenilyn, this is Janice. Janice, this is Jenilyn. Pagpapakilala ni Alfredo sa kanila. Sandaling tinitigan ni Jenilyn ang babae. Pagkatapos, agad na niya itong tinalikuran. Walang modo? Pagalit na sabi sa kanya ni Janice. Rinig naman ni Jenilyn yon pero hindi na lang niya pinansin. Patuloy lang siya sa kanyang pag-alis at hindi na lumingon. Dumiretso agad siya sa loob ng kwarto nilang dalawa ni Alfredo. At doon niya pinakawalan ang luhang kanina pa niya pinipigilan.
Kinagabihan, nasa loob lang ng kwarto si Jeneline. Hindi na siya lumabas pa. Wala kasi siyang gana. At bukod pa dun, baka hindi pa umalis yung babaeng kasama ni Alfredo. Ayaw niya itong makita kasi alam niyang masama ang ugali nito. Kaya kahit gutom siya ay tiniis na muna niya ito. Nanood na lamang siya ng TV sa loob para maaliw ang kanyang sarili. Habang tutok na tutok siya sa kanyang pinapanood, biglang may kumatok sa labas ng pinto. Batid ni Jen na si Alfredo yon. Hindi na lang niya ito pinansin at patuloy lang siya sa kanyang pinapanood. Subalit tuloy-tuloy ang pagkatok sa pinto na kinainis niya lalo. Ano ba? Nanonood yung tao eh. Maktol niyang sigaw. Sa isip niya, kapag si Alfredo ang kumatok ay titigil agad ito kapag di niya pinagbuksan. Pinapabayaan lang kasi siya nito sa kanyang gusto. Subalit iba ito ngayon. Hindi pa rin tumitigil sa pagkatok. Kahit ayaw ni Jen na buksan ito ay wala siyang nagawa kung hindi tumayo para buksan ang pinto. Tama nga ang hinala ni Jeneline. Pagkabukas niya ng pinto, mukha ni Janice ang tumambad sa kanya. Nakataas ang kilay nito sa kanya. Kakain na raw, sabi nito at inirapan siya. Feeling Disney princess kasi. Dagdag pang sabi nito sa kanya tsaka siya tinalikuran. Kumulo naman ang dugo niya sa sinabi nito. Ayaw na ayaw niyang ginaganon siya, lalo pat hindi pa siya nito lubusang kilala. Kaya bago pa makaalis si Janice ay nagsalita siya. Alam mo, huling nagsabi sa akin ng ganyan, hindi na umulit pa, sabi niya dito. Wala kang pake sa akin dahil unang-una hindi tayo close. Mataray pang sabi niya dito. Alam mo, di rin kita gustong kausap, sagot naman ni Janice sa kanya. Bakit? Tinanong mo ba ako kung gusto rin ba kitang kausap? Ang kapal mo sobra. Baka nakakalimutan mong wala ka sa lugar mo. Matapang namang sabi niya dito. Saktong paparating si Alfredo sa gawi nila. Ang ginawa ni Janice ay bigla na lamang itong nagpatumba at umiyak. Nakita naman agad ito ni Alfredo at agad na lumapit sa kanila. Anong nangyari dito? Tanong ni Alfredo. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa kanya. Pero ayaw niya. Tinulak lang niya ako. Sumbong naman ni Janice. Napairap na lang si Jeneline sa sinabi nito. Tinignan siya ni Alfredo ng mariin. Pagkatapos ay muling binalikan ng tingin si Janice. Ang sama niya. Inaway niya ako. Acting ni Janice sa kanila. Sus, gumagawa pa ng kwento. Di ka pa dumating dito, masama ng ugali ko. Gusto mo totohanin ko yung sinasabi mo? Sabi naman ni Jeneline. Kumulo na talaga ang kanyang dugo dahil sa sinabi nito. Alam naman niyang hindi magandang ugali niya pero hindi naman siya ganun. Alfredo! Mangiyak-ngiyak na pagtawag nito kay Alfredo. Ngunit agad na lumapit sa kanya si Alfredo. Tama na, Janice. Sinabi ko na sa'yo na wala kang mapapala sa akin. And besides, kilala ko si Jen. Hindi siya gumagawa ng bagay kung hindi siya sinisimulan. I told you na hindi kita magugustuhan, sabi naman ni Alfredo. Really, Alfredo? You're choosing her over me? Pinipili mo siya? Na bago mo lang siyang nakilala? Habang ako ilang taon na tayong magkakilala, sagot naman ito. Habang si Jen naman ay tahimik lang sa tabi ni Alfredo. Wala sa tagal yan, Janice. Wala akong gusto sa'yo. Hindi ko mapipilit yung puso ko na gustuhin ka. Stop dreaming. I don't like you. Hanggang kaibigan na lang talaga tayo. Sabi naman ni Alfredo. Bakit? Dahil ba sa kanya? Sagot naman ni Janice and she is referring to Jeneline. Yes. You're right. Gusto ko si Jeneline. No. Actually, I love her. Wala ka nang magagawa doon, Janice. Pag-amin naman ni Alfredo. Nagulat naman si Jeneline sa narinig niya. Sobrang naging bilis ng tibok ng kanyang puso at masayang-masaya siya. If wala ka nang sasabihin, you can leave now, Janice. You ruined our soon-to-be marriage. Mas lalong nagulat si Jeneline sa sinabi ni Alfredo. Hindi niya alam na pumayag na pala si Alfredo na matuloy yung kasal nila. Hindi siya makaimik sa mga narinig niya. Sa sinabi ni Alfredo ay wala nang nagawa si Janice. Luha ang tumayo at umalis si Janice sa bahay nila. Habang si Alfredo naman at Jeneline ay tahimik lamang, tahimik silang pumasok sa loob ng kwarto. Hindi pa rin maproseso sa utak ni Jen ang sinabi ni Alfredo. Ngunit sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa kanyang nalaman. Unang nagsalita si Alfredo pagkapasok nila sa kwarto. I'm sorry for what happened. Panimulang sabi ng binata. I know.
May mali ako for not telling you about her. Sorry. Tahimik lang na nakikinig si Jenilyn sa sinabi ni Alfredo sa kanya. Pero lahat ng sinabi ko kanina, totoo yun. I love you, Jen. Mahal na kita. Madamdaming pahayag ni Alfredo sa kanyang nararamdaman para kay Jenilyn. Aminin mo, mahal mo rin ba ako? Well, ayos lang naman sa akin kung hindi mo ako mahal. Huminga ng malalim si Jenilyn saka hinawakan ang mukha ni Alfredo. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na hindi kita mahal? Tanga, mahal kita, no? Natatawang pag-amin naman ni Jenilyn kay Alfredo. Lumaki naman ang mga mata ni Alfredo sa kanyang nalaman. Abot-abot ang saya ni Alfredo sa kanyang nalaman. Hindi lang pala siya ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Mahal din pala siya ni Jenilyn. Talaga? Yes! Thank you, Lord! Sigaw ni Alfredo sa sobrang galak. Natatawa tuloy si Jenilyn sa sinabi nito. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang kanilang pagpapanggap ay mauuwi pala sa totohanan? Pareho lang silang pumayag na magpanggap na magkasintahan para hindi maikasal sa taong hindi nila kilala. Pero ang pagpapanggap na yon ay eto na nga't naging makatotohanan na. Minsan talaga kapag ang tadhana na ang kumilos, makakamtan mo ang totoong saya at ligaya sa piling ng taong mahal mo. Tulad na lang sa kanilang pagmamahalan, pinagtagpo ng tadhana at masaya sila pareho. Mahal nila ang isa't isa. Ika nga, when it's meant for you, even if you find it or not, it finds you. Wakas. Muli po ay maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Binabati ko po ngayon si Ma'am Melinda Caparos from Singapore, Roby Salar from Southern Leyte, Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, Moira Singson, OFW from Singapore, Rick and Laika Togas from San Vicente, Ilocos Sur, Des Togas, avid listener from Hong Kong, at kay Carmen Miharito from Gentria City, Cavite. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga kwento araw-araw. Huwag po kayong magsasawang abangan ang mga istoryang puno ng pagmamahal, aral at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.